Narinig mo na ba ang salitang LMIA? Kung hindi pa at gusto mong malaman ng mas malalim pa ay sa paksa na ito ay talakayin natin ito. LMIA. Ano nga ba ito? Para saan? Bakit kailangan? At paano ka magkakaroon nito? Ito ang mga tanong na pwedeng tanong mo din sa sarili mo at sabay-sabay nating sagutin ito. Bago pa man ang lahat, kung ikaw ay bago sa channel na ito, ang topic natin dito ay tungkol sa mga kaparaanan kung paano ka makakapunta at makakapagtrabaho sa Canada ng mas madali at nasa tamang proseso nang hindi nasasayang ang oras, panahon at pera nyo. Hit nyo na din ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga info videos pa Canada. Teka, mabalik tayo. Ano nga ba ang LMIA? Ang LMIA ay tinatawag na Labor Market Impact Assessment. Ito ay isang importanteng dokumento na kung saan ang isang legit na employer sa Canada ay kailangan kumuha nito upang makapag-hire ng isang aspiring foreign worker na katulad mo. Upang isumite ang isang aplikasyon ng employer ay dapat mapatunayan at maipakita nito na walang Canadian o permanent residents na gustong mag-apply ng trabaho upang mapuno ang isang posisyon na bakante. Ang pagproseso ng Labor Market Impact Assessment ay magdedepende sa klase ng programa para mag-hire ng isang aplikante. Ang employer ay pwedeng mag-apply ng Temporary Foreign Worker Program o TFWP at ang Program to Support a Foreign Worker's Permanent Residency Application. Sa ilalim ng Temporary Foreign Worker Program dito ay may mga kinabibilangan na iba't ibang programa na ang adhikain ay mapuno ang bakanteng posisyon at kakulangan ng manggagawa sa Canada. Ang mga streams at kategorya nito ay ang low and high wage worker streams, seasonal and non-seasonal agricultural worker streams, at global talent streams. Ang bawat streams nito ay may kanya-kanyang list of requirements na kung saan ay dapat mapatunayan at masatisfy ang isang application upang magkaroon ng positive LMIA. Ito ay nangangailangan ng ebidensya ng kasalukuyan at nakaraan na recruitment efforts tulad ng pag-post sa job bank, Indeed at etc., transition plan at paglatag ng mga kasunduan sa transportasyon at tulong sa paghahanap ng pabahay na ihahanda para sa isang foreign worker. Kaya tandaan na ang pagkakaroon ng LMIA ay may mga proseso na detalyado, dokumento, kasunduan at kasulatan na kailangan ilatag ng isang employer para sa iyo. Ang pangalawang kaparaanan ay ang pagbibigay ng suporta ng employer sa isang foreign worker para sa kanyang permanent residency o pagkakaroon ng pribilehiyong maging residente ng Canada. Ito ay sa pamamagitan ng pagbigay ng isang valid job offer mula sa Canada Immigration and Pilot Program. Halimbawa nito ay ang Express Entry Provincial Nomination Program o PNP, Atlantic Immigration Pilot Program o AIPP at iba pa. Dito ay mas kilala ang Express Entry na kung saan ay isang mabisang daan o pathway na nagkokonekta sa mga eligible na aplikante na skilled worker o mga trades worker tulad ng mga kababayan natin sa Pinas. Ang LMIA ay sinasubmit ng mga employer at nire-review ng Employment and Social Development Canada o ESDC. Kung ang employer ay makareceive na ng positive LMIA assessment galing sa ESDC at agara na ang employer naman na maaari nang mag-send ng kopya ng LMIA document sa isang foreign worker na na-hire nila upang makaproceed na sa pag-apply ng Canada Work Permit. Kung interested ka na magkaroon ng Canada Work Permit ay panoorin mo itong info video na ito na siyang makakatulong din sa iyo sa tamang pathway mo. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa pag-apply at paghahanap ng trabaho pa Canada. Maging tapat lamang sa iyong aplikasyon tulad ng katapatan din ng Panginoon sa araw-araw ng buhay mo. Salamat muli, kabayan. Don't forget to like, share and subscribe. Kita-kits sa next video.